Today, gagawa tayo ng creamy at masarap na hot chocolate recipe na pang negosyo in 3 ways. Kaya naman, simulan na natin. Una natin gagawin ay ang ating hot cocoa. Kaya naman dito sa aking teapot, maglalagay ako ng 1 tablespoon ng cocoa powder. Tsaka 1 teaspoon ng coffee powder. 1 and 1 half tablespoon ng ating washed na sugar. Pwede ka rin gumamit ng brown sugar. At syempre, tutunawin natin yan gamit ang ating Nestle Carnation Evap. 1 cup ang ilalagay natin. Simmer lang natin ito in a low heat. Haluin lang natin hanggang matunaw yung ating mga powder dito sa ating Nestle Carnation Evap. Ayan, at kapag simmering na, pwede na nating ilagay ang ating Nestle All-Purpose Cream Budget Pack 125ml. Yun o. Sarap. Haluin lang natin ito. Ayan. Number one, nakapartner ko talaga ng makapagpasaya at makapagbigay ng masarap at creamy na hot chocolate recipe itong Nestle All-Purpose Cream. Ayan, sa ating pamilya at syempre sa ating mga customers. Para sa packaging at size idea natin, pwede tayong gumamit ng paper cup na 12 ounce. Ayan, kasi saktong-sakto itong ating hinandang hot cocoa dito sa 12 ounce na cup. Kaya hindi talaga ako nagpapawala ng Nestle All-Purpose Cream dito sa bahay kasi pati mga kids sobrang nag-e-enjoy na gumawa ng mga masasarap na desserts gamit ng Nestle All-Purpose Cream. Ngayon, syempre, para mas presentable, mag-dust tayo ng cocoa powder. At ito na ang ating hot cocoa. Next na gagawin naman natin ay ang ating hot chocolate. Kaya naman, 1 cup ng water muna. Tapos ilalagay ko yung 1 pirasong tableya. 1 and 1 half tablespoons ng sugar. So depende sa'yo, pwede mong dagdagan yan or pwedeng 1 and 1 half. So again, low heat lang. So yan lang natin na matunaw itong ating tableya sa ating water. Super easy talaga na gamitin itong Nestle All-Purpose Cream. Sa bawat serving nito ay 125ml saktong-sakto para sa ating timpla ng hot chocolate. Ubusin ko lahat para sulit. Tapos haluin lang natin ito at ready na tayo ulit mag-packaging. Isang option naman, no, kung gusto mong 8 ounce, yung maliit lang na serving, ayan, dalawa po ang magagawa nito. Sabi nyo, bakit parang ang konti? Hindi po, sakto lang yan kasi ilalagay pa natin yung ating marshmallows dyan. Dagdag tamis po ito pag natunaw yung marshmallow sa ating hot chocolate. Yan. At ang pangatlong flavor natin ay ang dark hot chocolate. Kaya naglagay na ako dito sa aking tipat ng 1 cup ng water. Tapos ilalagay ko na rin yung half cup ng ating dark chocolate. Yung dark chocolate bar, chinap-chop ko lang po para mas madali siyang matunaw. Any brand naman, pwede po. Tapos lagyan din natin ng 1 and 1 half tablespoons ng sugar. Pakuluin lang natin ng konti sa low flame hanggang sa matunaw ang ating chocolate bar. Pag tunaw na yung ating dark chocolate, lagyan na natin yung 125ml ng Nestle All-Purpose Cream. Nakatuwa talaga tong Nestle All-Purpose Cream natin, no? Kasi akala mong simpleng hot chocolate natin, pero nagiging special talaga ang bawat variants nitong hot chocolate natin. Haluin lang natin ito at isalin na natin. At para sa isang idea, kapag naman meron kang coffee shop, di ba, pang dine-in, masarap din makasosyal to at syempre masarap ang ating dark hot chocolate dito. Dito talaga makikita mo yung pagka-rich, thick at creamy ng ating dark hot chocolate. Ayan o. Syempre, para sa ating toppings, optional to, no? Pero gumawa ako ng marshmallow fluff. Nag-beat lang ako ng egg whites at sugar. 1/3 cup ng sugar for pieces ng egg whites. Tapos, pinainit ko lang ban marino. And then, gamit ang mixer, pina-double ko lang yung size niya. At syempre, grate tayo ng dark chocolate natin para pampaganda. Ayan, at ito na ang ating dark hot chocolate. At ito na nga ang ating tatlong hot chocolate recipe. Ayan, syempre, hindi yan matatapos nang wala tayong taste test. So, ito muna ang ating dark hot chocolate kasi favorite ko. Wait lang, para masarap ang feels. Sarap. Yung pagka-dark chocolate niya, sobrang balance at nararamdaman ko yung pagka-rich at saka creamy ng hot chocolate natin. Kaya naman, para sa iba pang mga masasarap na recipes, gamit ang Nestle All-Purpose Cream
pwede-pwede mong i-check ang website ng createwithcream.ph. Naku, napakarami niyong makukuhang mga recipes dyan. Simple pero sobrang masasarap. At para sa costing ng ating hot chocolate recipes, ayan, syempre iba-iba po ang mga prices nito or puhunan, depende sa kung anong size yung gusto mo or kung anong packaging, no? Kung dito naka-take out na maliit, pwedeng mag-range ito ng 31 pesos ang isang maliit ha per serving up to 39 pesos. Ayan, kapag dito naman sa malaki, pwedeng mag-range ito ng 55 pesos up to 68 pesos. Ayan, syempre sa mga flavors na ginawa natin, depende po yan. Siyempre, mas makakamura ka naman kapag naka-dine-in kasi wala ka ng paper cup na i-add dun sa costing mo. Kaya pwede mo itong maibenta. Kunyari itong maliit, pwedeng mag-range ng 60 to 80 pesos. Itong malaki naman, 12 ounce natin, pwedeng mag-range naman to ng 100 to 140 pesos. Diba? Sobrang affordable talaga at ang lakas makasosyal ng ating hot chocolate na gamit natin ang Nestle All-Purpose Cream kasi 35 pesos lang itong 125 ml, 'di ba? Sulit na sulit. Mag-avail na or bumili na sa mga groceries and leading supermarkets nationwide o kaya naman i-add to cart mo na lang sa Lazada and Shopee ng Nestle store. Ayan. Kaya kung naging helpful sa itong video na to at gusto mo pa ng Pamares na dessert naman dito, gamit pa rin ng Nestle All-Purpose Cream, pwedeng-pwede mong i-check ang ating Graham Ref Cake na pang-negosyo dito. O kaya naman, i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and of course, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin.